we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos ang araw, kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Maya pagat panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Joanne Punsoy. Naimbaga malem, live naman mula rito sa GMA Locos Station. Ako naman po si Ivy Hernando. Dalawang katao patay sa salpukan ng motorsiklo at kotse sa Dinalupihan, Bataan. Insidente na huli kam. Narito ang report. Sapul sa CCTV camera ang salpukan ng motorsiklo at kotse sa Dinalupihan, Bataan. Makikita sa video na lumipat sa fast lane ang motorsiklo habang binabagtas ang kahabaan ng National Road ng Barangay Luwakan nang biglang masalpok sa likod ng humaharurot na kotse. Ayon sa ilang saksi, mabagal ang takbo ng motorsiklo kaya inabutan ito ng sumusunod na kotse sa fast lane. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang dalawang sakay ng motorsiklo. Ayun po talaga. Kasi po mabagal lang ang kuya ko. Talagang sinama siya ako. Allegedly na hit and bump ito from behind. Declared silang dead on the spot ng rescue team ng Dinalupihan. Kinilalang dalawang biktima na sina Joshua Garcia, 26 anyos, at ang angkas na si Jason Valmadrid. Paalala ng otoridad, parating sumunod sa mga batas trapiko at magsuot ng safety gears para masiguro ang kaligtasan sa kalsada. Always take the slow lane. Kasi po yung fast lane para sa mga motorist. Then, always wear protective gear. Napaka-importante po na may helmet. Pangalda po, pag ginagamit natin yung sasakyan natin, eh siguraduhin po natin may ilaw. Pag-apat po, ingatan natin yung sarili natin dahil may mga pamilyang naghihintay sa atin. Nauwi naman sa areglo ang insidente. CJ Torida, One North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, halos 2,000 kilo ng bocha, kabuuang nakumpiska sa pamilihan ng Tarlac City ngayong huling quarter ng 2022. May ulat si Russell Simorio. Sa datos ng Tarlac City Veterinary Office, umabot na sa 1,673 kilos ang mga nakumpiskang bocha sa kanilang inspeksyon sa mga pamilihan sa lungsod. Simula Oktubre hanggang kasalukuyan, ang modus umano ng mga meat vendor, inihahalo sa sariwang karne ang mga botsa para maipasok at maibenta sa mga palengke. Wala raw na huling tindera kasi nagtakbuhan ng isagawang operasyon. Ibinaon sa lupa ang mga nakumpiskang botsa. Illegal yon. Meron din naman yung mga tinatawag natin na mishandled meat. Ito yung mga frozen meat na nalusaw na at ibinibenta pa. Kasi ang frozen meat, dapat ibinibenta siya as frozen at nasa tamang storage facility. Hinigpitan ng inspeksyon ng otoridad sa mga kinakatay na baboy sa slaughterhouse. Ang mga lamang loob na hindi pumasa sa post-mortem examination, kinukumpiska para hindi na maipuslit sa mga palengke. Unang-una, maiwasan yung pagkakasakit ng mga tao. Pangalawa, dahil meron din tayong mga animal diseases tulad ng ASF at mga iba pa, bird flu, maiwasan din ito yung pagkalat. Target din sa inspeksyon ng otoridad ang mga satellite market at talipapa para matiyak ng sariwa ang mga panindang karne ngayong Kapaskuhan. Nakakatakot mong bumili sa susunod kasi di ka sigurado kung anong mabibili mo. Lalo na pagka maramihan kang bumili, katulad na natsyempohan mo, eh hindi maganda. Sa susunod, matatakot ka, hindi mo alam kung tama pa ba yung mabibili mo. Dahil sa mga nakumpiskang botsa, doble ang pag-iingat ng mga consumer. Titingnan ko kung ano, kung medyo mapula-pula. Kasi kung medyo maputla, yun, alam ko, ganun botsa yung ganun. Ganun akong namamalengke sa mga karne.
babala ng city vet sa mga meat vendor na mahuhulian ng botsa, maaari silang magmulta at makasuhan. Mula sa Tarlac City, kasama si Henry Domencil, Russell Simorio. 1. North Central Luzon. Itlog at mga ibon na tinanggang ipuslit sa Ilocos Sur na sabat ng otoridad. Naritong report. Pinara pero hindi umano huminto ang L300 van matapos dumaan sa quarantine checkpoint ng Tagudin, Ilocos Sur. Nagawang habulin ng otoridad at nang inspeksyonin, tumambad ang nasa 45 egg trays at 5,000 day-old quails na nagmula umano sa La Union at dadalhin sa Candon City. Walang naipakitang dokumento o anumang permit ang mga sakay ng van. May mga rason sila na may sakit daw yung owner, kaya walang hindi nasikaso yung documents. Wala pa rin documents, so huhulihin pa rin namin. Pinagmulta na lang at pinaibalik ang mga produkto sa pinanggalingan nito. Nasa 1,000 kalapati naman ang muling hinarang ng otoridad matapos ang planong pagpapalipad o pigeon race sa Vigan City. Galing umanong Pampanga ang mga kalapati. Pinalabas na lang ng lalawigan ang truck, laman ang mga kalapati. May nirelease yung buying memorandum. Ninaaraw talaga yung racing muna, especially sa provinces. It's always the ignorance of the things that happens, no? Pero of course, it's no excuse. Ngayong Disyembre, 2 pigeon race ang tinangkang isagawa sa lalawigan na hindi pinahintulutan ng otoridad dahil sa banta ng bird flu. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga batang naglalaro ng boga, mahigpit na minomonitor ng BFP. Naritong report. Atin pong paghandaan at tiyaking ligtas ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Kasabay ng pag-arangkada ng Oplan Iwas Paputok, ang pag-iikot na rin ng Bureau of Fire Protection para ipanawagan ang ligtas na selebrasyon ng holiday season. Sa ngayon, wala pa naman umanong namomonitor ang BFP Mangaldan na mga patagong nagbebenta ng paputok sa bayan. Pero nakatutok na umano ngayon ang tanggapan sa mga batang naglalaro ng boga. May mga bata na gumagamit ng boga. Pag nakitang may nakainipurmado, sabay takbo ka agad sa kanilang bahay. Improvise ang mga boga. Ayon sa BFP, mismo mga residente na rin umano ang gumagawa ng mga ito. Mas nag-iingat din umano si Annabel para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Binalaan na rin daw niya ang kanyang mga anak na huwag gumawa o maglaro ng boga. Kasi ayaw kung may mangyaring masama sa kanila or makasama sa ibang tao. Humingi na rin umano ng kooperasyon ang BFP sa bawat barangay upang mapatigil ang mga bata o residente na gumagamit ng boga. Ako po ay nananawagan po sa mga barangay officials natin na kung pwede ay pagbawal po itong bogang ito. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Abiso sa mga motoristang babiyahe sa Dagupan City bukas. Magpapatupad po ng traffic rerouting ang poso upang bigyang daan ang parada na bahagi ng kapistahan ng lungsod. Tunghayan sa report. Magpapatupad ng traffic rerouting ang Public Order and Safety Office sa lungsod ng Dagupan bukas. Ito'y para bigyang daan ang isa sa gawang 75th Dagupan City Fiesta Grand Parade. May road closure po tayo ng 1 p.m. Ang start po ng parade is 3 p.m. Kaya lang kailangan natin isara ng mas maaga. Kabilang sa mga isasarang kalsada ang Burgos Gilig Extension na magsisilbing assembly area. Diretso sa Perez Boulevard, MH Del Pilar Street at AB Fernandez Avenue. Wala namang nakikitang problema ang ilang motorista kaugnay sa ipapatupad na traffic rerouting. Walang problema sa amin. Saan kayo paparada bukas? Doon sa kabila kami magpaparada, madam. Kabila sa likod ng terminal. Inaasahang aabot sa mayigit 5,000 participants ang makikiisa sa parada. Nakatutok ang buong hanay ng poso para matiyak ang kaayusan sa daloy ng trapiko. Wala po kaming pinagdiop ngayon na poso, pasensya. Full force po kami, 130 poso personnel ang nakadeploy po sa kalsada. Ayon sa poso, agad bubuksan ang kalsada sa oras na makadaan na ang lahat ng participants. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel-Galban, 1 North Central Luzon. Ilang estudyante ibinida ang kanilang nakakatakam na putahe gamit ang mga sangkap na karaniwang nakikita sa bahay. Tunghayan sa report.
nakakatakam at masustansyang pagkain. Yan ang inihain ng mga estudyante ng Calasyo Comprehensive National High School sa Calasyo, Pangasinan. Ang mga sangkap dapat karaniwang nakikita sa bahay. Mula sa dessert hanggang sa main dish, makikita ang diskarte at pagkamalikhain ng mga estudyante sa kanilang inilutong putahe. Ang aktibidad ay bahagi ng Pasiklaban 2022 ng paaralan kung saan tampok ang iba't ibang aktibidad na layo na maipakita ng mga estudyante ang kanilang talento at kakayahan base sa kanilang academic strand. Nakakatulong kasi na-enhance po yung skills namin and nakaka-innovation po and nakaka-innovate po kami ng new product para ma-present sa iba't ibang tao. Katakam-takam mamumotive ka talagang kakain kasi parang talagang masasarap lahat ng mga inihanda nila. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, malaking tulong umano sa mga estudyante na makasama sa mga iba't ibang aktibidad upang mahasa ang kanilang kasanayan sa mga natutunan sa paaralan. Pagkakaroon ng co-curricular activities upang mapaunlad pa ang talento at kaalaman ng mga mag-aaral. Dapat makapag-create sila ng product nila or ng dish nila na gamit lang yung mga murang ingredients na hindi nila kailangan mag-spend ng too much money para lang makaluto sila or makapag-create sila ng kanilang product. Magkaroon tayo ng mga co-curricular activities which will be showcasing yung mga academic competencies and skills ng ating mga estudyante outside the four corners of their classroom. And besides, lahat ng mga outputs nila dito and performance and participation as well will serve as their performance task sa kanilang academics din. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 11 araw bago ang Pasko, mga mamimili dagsana sa mga tiyangge para bumili ng panregalo. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine, kumusta dyan? CJ, buhay na buhay na ang kalakalan ng Baratilyo dito sa lungsod ng Dagupan kung saan ito ang takbuhan ng ating mga kapuso para bumili ng mga panregalo ngayong holiday season. Isa sa pinaka-inaabangan tuwing Pasko ang pamimigay ng regalo. Hashtag gift giving nga kung isalarawan ng Christmas season. Ikalawang linggo pa lang ng Desyembre ay kaliwat kanan na ang mga Christmas party. Nakaschedule ang pamimili ng regalo ni Aling Veronica ngayong araw. Sa dami ng kanyang mga inaanak na bibigyan ng regalo, mas maganda raw na makabili ng mas maaga. Yung mga iba ay gusto nila sa mga iba-ibang kulay. Yung attraction sila sa kulay. Karaniwan ang takbuhan ng mga bibili ng Christmas gifts sa mga tiyangge o baratilyo. Bukod sa mura ang mga bilihin, marami pang mapagpipilian. Kaya dagsa mga bumibili ng regalo. Mga ano, mga laruan, mga towel, mga lahat-lahat na. Na makukulay, ma'am? Oh, yung mga makukulay, magagandang kulay. Yun ang gusto nila. Mm-mm. Kasabay nito, nagpaalalang Health Authority sa pagbili at pagpili ng mga iriregalong laruan, lalo na sa mga batang edad 5 pababa. Payo ng otoridad na suriin ang bibilhin para makaiwas sa mga laruang may mataas na lead content na makakaapekto sa kalusugan ng mga tatanggap ng regalo. Mas mainam daw na may label ang mga bibiling laruan na ibibigay sa mga inaanak o mahal sa buhay. So kapag ang isang bata po no, ay na-expose sa high levels of lead, maaari po siyang magkaroon ng anemia, weakness at yung pinakamalala po, no, maaari ma-damage yung kanyang kidney at yung kanyang utak o yung kanyang brain. In some ano po instances, very high level of lead exposure ay maaari pong makamatay. CJ, napakaraming pwedeng bilhin na panregalo dito nga sa Baratilyo. Actually, sa halagang 50 pesos ay pupwede nang makabili ng panregalo para sa ating mga inaanak. Ngayon, bukod doon sa advisory ng Health Authority ay nakaantabay din dito sa Baratilyo
partikular sa may sentro ng Kalakalan, ng hanay ng PNP at ng Poso. Ang Poso, para masiguro yung maiwasan yung traffic buildup dahil usually sa ganitong mga panahon, talaga nagkakaroon na ng traffic buildup. At para naman sa part ng PNP, para matiyak naman yung safety and security ng mga namimili sa Baratili at maging sa may sentro ng Kalakalan. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban. Mahigit 1,000 pulis itinalaga na para sa seguridad ng gaganaping Batang Pinoy 2022 sa Ilocos Sur. Narito ang report. Mahigit 1,000 pulis ng Ilocos Sur ang magbabantay sa seguridad para sa nalalapit na 2022 Batang Pinoy National Championships na aarangkada sa Sabado. Ipakakalat ang mga pulis sa 10 playing venues at 21 billeting schools mula Kabuga hanggang sa Metro Vigan. Meron tayong 1,117 na PNP personnel, AFP, DRRM, BPATS. So lahat composite na ito para ma-ensure natin yung safety ng ating mga atleta. Sa send-off ceremony, pinaalala ng Ilocos Sur Police Provincial Director na siguraduhin payapa ang mga nasasakupan. Full alert status na ang PNP hanggang sa bagong taon. Tiniyak ng PNP na sapat ang kanilang bilang sa lahat ng bayan at lungsod. Siyempre, hindi rin natin binaliwala yung ating concern sa Simbang Gabi at yung mga Christmas revelry natin. Halos kumpleto na ang sports equipment. Nakahanda na rin ang Quirino Stadium. Asahan na rin ang pagdating ng mga delegado. Ready provided by the provincial government po yung mga shuttle buses and mga jeepneys na gagamitin. Matatandaan na napinsala ng bagyo ang pinaka-stage ng Quirino Stadium. Pero isinaayos na ito at handa na muli para pagdausan ng national sporting event. Nasa 5,000-6,000 delegado ang makikibahagi sa Batang Pinoy 2022. Kasama si Norman Raka, IV Hernando, One North Central Luzon. Migratory birds, dagsa sa mga sakahan sa Ilocos Norte at Isabela ngayong malamig ang panahon. Narito ang report. Dumarayo ang migratory birds sa mga sakahan sa Bakara, Ilocos Norte. Ayon sa mga magsasaka, madalas makita ang mga ibon sa umaga. Karamihan ay nagtatampisaw sa tubig. Ayon sa Provincial Veterinary Office, white egret ang tawag sa mga ito. Naghahanap daw ng pagkain gaya ng kuhol kaya nakakatulong ito sa mga magsasaka. Palipat-lipat ang mga ito kaya mahirap matukoy kung saan sila nanggagaling. Malamig na daw kasi ang panahon kaya madalas dumarayo ang mga ibon. Pinayuhan ng mga residente na huwag hulihin ang mga dayong ibon. Actually, we advise na huwag nilang guluhin ang mga to para hindi sila ma-agitate. And then huwag nilang palayasin kasi these are man's best friend kung tutuusin. Ngayong taglamig, dagsa ang migratory birds sa mga palayan sa Isabela. Kadalasan mas marami ang migratory birds sa wetland at coastal area ng lalawigan, gaya ng Malasi Park sa Kabagan at Palanan, Makunakon, Davilacan at Dinapige. Dahil bawal ang manghuli ng migratory birds, pinababantayan sa mga environmentalist ng barangay at bayan ang mga lugar kung saan makikita ang mga ibon. Nanggagaling ang migratory birds sa mga lugar na may winter sa northern at southern hemispheres ng mundo. Madalas silang nananahan sa wetland para kumain bago magpatuloy sa paglipad sa kanilang southward migration at babalik sa Marso sa kanilang breeding grounds ang tinatawag na northward migration. Sir, nung atin arami din may ikan may iti tansi, tapno laing kuwa at da iti kasla nung may salat da mapabot nganda. Ay, kasi di lang nung atin arami din minuwa sir. Kandig iti kanaway. Jeric Pasilyao, One North. Job's not done hanggat hindi nakakamit ng Benilde Blazers ang kampyonato ayon kay NCAA Season 98 MVP Will Gozum. Tunghayan sa report. Magandang takbo ng taon para kay Benilde Blazer na si Will Gozum. Maliban sa lalaban siya para sa NCAA Men's Basketball Championship sa darating na linggo, hinirang siya bilang most valuable player ng Season 98. Congratulations, your Season 98 NCAA MVP, Will Gozum!
Si Gonzo ang unang men's basketball MVP ng Benil Blazers mula taong 2005 at pangatlong Blazers MVP pagkatapos ni Jay Sagit at Sunday Salvacion. Thankful ako sa mga coaches, sa mga teammates ko dahil sila yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Yung trust na binigay nila sa akin is sobrang andon, sobrang thankful ako doon. And yun, yung pagtanggap sa akin nila coach, diba? Ayun, sobrang thankful ako doon. Isang malaking karangalan kay Will ang maging MVP. Pero ang talagang tinututukan niya ngayon ang manalo sa finals. Job's not done for us. Kailangan namin talagang i-win tong game 3. Yung motivation namin, kasi gusto namin yung mga seniors namin, gusto namin i-dedicate sa kanila na gusto namin mag-game 3, gusto namin mag-champion. And para sa kanila yun, ayaw namin na dito parang nasa malungkot kami sa dugout, gusto namin magiging masaya kami. Isang huling mensahe ng MVP sa kanyang paaralan bago sumabag sa gera. CSB community, one last po this Sunday. Please panoorin niyo po kami, please support us. And we promise na ibibigay po namin yung best namin and kukuhanin po namin yung kampiyonato. Abangan si Gozum at ang Benil Blazers sa pangatlo at huling yugto ng showdown nila laban sa Letran Knights sa NCAA Season 98 Men's Basketball Finals sa GMA at sa GTV sa darating na linggo. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mas pinagandang Christmas Wonderland Plaza ng Tarlac City muling bubuksan sa publiko. May ulat live si Russell Simorio. Russell! Joanne, damang-dama na ang kasiyahan dito sa Tarlac City habang inaabangan ang pagpapailaw at muling pagbubukas ng kanilang plaza na nag-transform bilang isang Christmas tourist attraction. Mamamangha sa dami ng mga Christmas design na tsak na kaaliwan ng mga chikiting ngayong Christmas season. Ang plaza ng Tarlac City nag-transform bilang Christmas Village. Hitik sa mga dekorasyong pampasko ang tinawag nilang Christmas Wonderland Plaza na muling bubuksan sa publiko. Atraksyon sa plaza ang Elves Village na para sa mga chikiting. Agaw pansin ang higanteng Christmas tree sa gitna ng Wonderland Plaza at maaari itong pasukin. Ngayon po, panibagong team po, totally po facelift po ang ating plaza ngayon to give our people the spirit and the feeling of Christmas. Nagmistulang candlelight ng pasyalan na ito sa Pilar Bataan. Pinuno ito ng iba't ibang ilaw at disenyong pamasko na perfect para sa mga chikiting at young at heart. May life-size donuts at Christmas canes. Malulula rin sa laki na mga ice cream at lollipops. At syempre, hindi pwedeng mawala ang 35 feet na Christmas tree na pinuno ng sangkatutak na candy, donuts at Christmas balls. Tapos na ang pandemya at tuloy-tuloy na po yung ating pagbangon, pag-recover mula sa mga pagsubok nito mga nakaraang taon. Pinailawan na ang Christmas tree sa harap ng Kapitolyo ng Ilocos Norte. Dinaluhan ito ni Tourism Secretary Cristina Prasco. Now we can finally celebrate Christmas entirely and joyously and all together. And truly, we deserve this. And I thank all of you for your resilience. We welcome a new era of development for the Philippines under our beloved President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipinamalas ng mga mananayaw mula sa iba't ibang bayan at siyudad sa probinsya ang kanilang talento bilang patikim sa inaabangang Tanok ni Ilocano Festival 2023. Joanne, magkakaroon lamang ng maiksing programa ang LGU na agad namang susundan ng lighting ceremony dito nga sa Christmas Wonderland Plaza ng Tarlac City. Bukod sa mga nativity scene, isa rin sa mga binuo ng LGU dito sa Wonderland Plaza, itong nakikita nyo, kataas-taas naman na Christmas tree. At kung dito sa harapan niya, marami ng mga makukulay na mga flowers na makikita dyan, yung mga disenyo. Pagpasok naman dito sa loob ng Christmas tree, makikita naman natin punong-puno ito ng mga pailaw na talagang magniningning mamayang gabi. At isa rin sa mga inaabangan dito na mga bisita, yung nga fireworks display na inihanda ng lokal na pamahalaan. Magiging bukas ito nga Wonderland Plaza para sa
publiko mula alas 5 ng umaga para doon sa mga magja-jogging. Pero papailawan itong Christmas Village tuwing alas 6 ng gabi. Bukas ito mula Martes hanggang Sunday, dahil sa Monday isasagawa dyan yung disinfection at maintenance. Paalala lang ng LGU sa mga bibisita dito sa Christmas Village na hindi naman na ipinagbabawal no yung hindi pagdadala ng vaccination card, pero dapat magsuot pa rin daw ng face mask at panatilihin na malinis itong Christmas Village. Alam mo, Joanne, sa ngayon pa lang, kung makikita mo yung mukha dito ng mga taga-Tarlac, ay talaga nakakiti na sila at inaantabayanan na ito ang pagbubukas ng kanilang Christmas Wonderland Plaza. Merry Christmas! Balik sa'yo, Joanne. Merry Christmas at maraming salamat, Russell Simorio. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. DPWH Nueva Ecija First District Engineering Office, walang malinaw at direktang sagot kaugnay sa kontrobersyal na tulay sa Talavera. Narito ang follow-up reports. Walang direktang sagot ang pamunuan ng DPWH Nueva Ecija First Engineering District Office kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin mapakinabangan ang bagong tulay sa bayan ng Talavera. Ayon kay District Engineer Armando Manabat, DPWH Regional Office 3 umano, ang gumawa ng proyekto kay wala siyang direktang may sasagot kaugnay sa estado ng Siksikan Bridge. Pero base raw sa pagkakaalam ng kanilang tanggapan, may nire-resolbang problema sa right-of-way sa proyekto. Kasing Siksikan Bridge actually, it is implemented by our regional office. Kaya alam ko, problema nila, kaya hindi naman ko yan. Meron silang right of way problem na hindi nila na inaayos pa. Actually, meron na yata natin na for expropriation. Kaya yun ang number one. Kaya hindi natin matapos. Wala rin maibigay na iba pang detalye ng proyekto si Manabat tulad ng program of work, cost of project, sino ang kontraktor at kung bakit nakita ng ilang bitak ang tulay. Nakarating na rin daw sa kanilang tanggapan ang reklamo ng lokal na pamahalaan ng Talavera at agad naman nilang ipinagbigay alam sa DPWH Regional Office 3. Nakarating na sa amin yun, since this is not our project, we forwarded it to the regional office. Na-induction na naman nila, pinataan nila dyan, nagkaroon sila ng inspection together with the LGU. So, I think that is already answered by the regional office. Desidido raw ang lokal na pamahalaan na paimbestigahan sa DPWH Central Office ang estado ng tulay. Samantala, nakausap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa pamamagitan ng telepono ang Public Information Officer ng DPWH Regional Office 3 na si Alan Mantarin at sinabing maglalabas sila ng press statement sa Biyernes kaugnay sa issue. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Pagpaparehistro ng SIM card umani ng iba't ibang reaksyon. May ulat si Jasmine Gabriel-Galban. Araw-araw, mahigit 10 scam text messages ang natatanggap ng 62 anyos na si Mang Jaime mula sa Dagupan City. Dati na raw siyang nabiktima ng text scam. Ang ganitong modus ng mga scammer, malapit na raw matuldukan sa pagsisimula ng SIM card registration. Kaya't natutuwa si Mang Jaime sa paglabas ng implementing rules and regulations. At least talagang matrace yung gagamit. Saka nandun yung identification, lahat ng information. Alinsunod sa IRR, madideactivate ang SIM card ng telco subscriber na hindi makakapagparehistro. Sakop ng pagpaparehistro ang lahat ng SIM, kabilang ang eSIM at mga SIM na para sa wireless broadband modem, machine-to-machine communication at IoT o Internet of Things devices. Kailangan ng subscriber na magpakita ng picture kasama ang valid government-issued ID. Kung may natutuwa, meron ding ilan na tila hindi kumbinsidong dapat iparehistro ang SIM card. Nasa tao na rin kung magpaparegister sila o hindi. Dahil siyempre, ano din sila ma'am, personal po. Yun ang ano niya. Pero karamihan naman ng umano, ayaw nila.
Bibigyan ng 180 days sa mga subscriber na magparehistro ng kanilang SIM card simula sa December 27. Pagmumultahin ng telco operators o public telecommunication entities na tatangging irehistro ang kanilang mga subscriber nang walang sapat na dahilan. Haharap sa kaukulang parusa ang mga telecommunications company at subscribers na hindi susunod sa batas. Maaring makulong ng hanggang 2 taon at multa na 300,000 pesos ang sino mang mapatutunayang mamimeke ng kanilang pangalan o impormasyon sa pagpaparehistro ng SIM. Nakausap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang mga opisyal ng NTC Region 1 pero hindi pa raw sila handa magbigay ng pahayag ukol dito. Gagawin ng registration online. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel-Galban, 1 North Central Luzon. Pagtatayo ng livestock market, pinag-aaralan ng Kalasyaw LGU. Ang detalye sa report. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ang muling pagbubukas ng livestock market sa Kalasyaw, Pangasinan. Sakaling muling magbukas ang livestock market, malaking tulong daw ito para sa ilang negosyante upang hindi na mag-angkat ng karne sa mga karatig bayan. Hindi na po tayo pupunta ng Mangaldan or Doneta, yung mga meat vendors po natin dito sa bayan ng Kalasyaw is dito na lang po sa bayan ng Kalasyaw ipapacheck yung kanilang mga karne. Pahirapan din umano ang pagkuha ng supply ng karne sa ilang bayan. Okay lang, para yung pinagkukunan ng baboy medyo malapit na rin dito kasi malayo yung pinagkukunan sa Malasiki yata or Mangaldan. Mas maganda para malapit. Ayon sa Municipal Agriculture Office, 2 taon nang sarado ang livestock market ng bayan dahil sa pagtama ng ASF. Temporary close po, yun nga si ASF. Para hindi po makapasok yung nearby municipalities doon, kaya pendekuratis na muna. Samantala, nananatiling matatag ang supply ng iba't ibang klase ng karne sa pamilihang bayan, pero matumal daw ang bentahan kahit papalapit na ang Kapaskuhan. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Pagluluto ng laing na sinahugan ng crispy bagnet, ituturo ng mga estudyante sa Ilocos Sur. Ating tikman sa report. Ang laing ay isa sa mga pinakamasarap na pagkain sa Bicol Region. Mula ito sa isang klase ng halaman na ang dahon ay tinatawag na taruli o ang tawag sa Ilocos Region ay aba. May iba't ibang luto ng laing. Pwede itong inabraw o kaya dinindeng. Pwede rin lagyan ng gata at sahugan ng hipon. Pero ang 2 estudyanteng ito, kakaiba ang ginamit na pansahog. Dahil mayaman ang Ilocos sa bagnet, sinubukan nilang lagyan ng ibang lasa ang laing. Ito ay tinatawag nilang laing with crispy bagnet. Ngayong araw, ituturo sa atin kung paano lutuin ang laing with crispy bagnet. Una, pakuluan ang laing para lumambot. Habang nagpapakulo, maglagay ng mantika sa kawali, saka ilagay ang bawang, isunod ang sibuyas, luya, patis. Hayaan na kumulo, saka ilagay ang gata. Kapag malambot na ang laing, pwede na itong ilagay sa kawali. Isunod ang siling haba. Ang pinaka-importante sa lahat, ang crispy bagnet ng Ilocos. Ang nakaisip ng bagong putahe si Jefferson. Nagustuhan daw ito ng kanyang classmate, kaya ito ang palagi niluluto niya kapag may okasyon sa kanilang paaralan. Dagdag pa niya, in-improve raw nila ang lasa ng laing para maiba. Ito po ay isang Ilocano cuisine na in-improve namin para gusto namin na bigyan ng something unique yung we need to level up yung laing para mag-iba yung lasa. Ang pagluluto raw ng laing ay may technique. Kapag inihain daw ito, huwag haluin para hindi makati. Kasama si Reynold Velasco, Trace De Leon, 1 North Central Luzon. Pagbirit ni The Clash Season 3 Champion Jessica Villarubin, inabangan sa pagbubukas ng Narvacan Festival 2022 sa Ilocos Sur. Tunghayan sa report. Muling ipinagdiwang ang Narvacan Festival sa Ilocos Sur. Nagbigay kulay at saya ang mga kabataan sa pagbubukas ng selebrasyon ngayong araw. Naragsak, ma'am, nga nakisalitan ako, ma'am. Nga ti parapyas naman tinarbakan. Nakibahagi sa parada mga Kapuso artists na cast ng upcoming series na Love is Caught in His Arms na sina Vince Maristella at Sean Lucas.
Nais daw nilang mapasyalan ang mga naggagandahang tourist spot at matikman ang mga Ilocano delicacy gaya ng bagnet na produkto ng Narvacan. Malungkot po nung pandemic kasi hindi po namin makita yung mga tao. And ngayon na nandito kami, sobrang sarap sa pakiramdam na makita mo yung mga tao na nag-enjoy. Kasi yung talagang nawala, yung talagang kulang nung pandemic is to be with other people. So ngayon, masaya sa pakiramdam and to be a part of it is very special for me. Nakisaya rin sa festival ang third grand champion ng The Clash at Queendom and mainstay of All Out Sundays na si Jessica Villarubin. Ganado raw siya nag-perform dahil sa dami ng nanonood. Kasi naranasan ko din na pandemic for one year. As in sa studio lang kami. And this year, 2022, na lumuwag na, ayun na may mga tao, napakasaya. Samantala, makikisaya rin mamayang gabi sa barangay at LGU Night ang Manopo Legacy actress na si Thea Tolentino. Habang ang Kapuso heartthrob na si Carlos San Juan, excited na rin sa kanyang performance sa Miss Gay Lucantia 2022 na bahagi pa rin ng Narvacan Festival 2022. Gaganapin ito bukas, alas 8 ng gabi. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga Kapuso, 11 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood nyo pang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa marehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joan Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.